Ang One Piece Revolutionary Army ay may makapangyarihang mga mandirigma. Sino ang pinakamalakas na miyembro ng Revolutionary Army sa One Piece? Batay sa kanilang ipinakitang kakayahan, karanasan, at reputasyon, ito ang listahan sa aking palagay. Champ, Inazuma. Si Inazuma ay nakikita bilang isang malakas at maasahang karakter sa panahon ng Impel Down Arc sa Marineford. Ngayon, ang kapangyarihan ni Inazuma ay maaaring nalampasan na ng ibang mga commander ng Revolutionary Army. Ganunpaman, hindi maitatanggi na maaasahan pa rin siya sa labanan. At magagamit ang kakayahan ng Choki Choki no Mi sa iba't ibang bagay. 8. Bello Betty. Si Bello Betty ay isa sa mga commander ng Revolutionary Army. Sa mga tuntunin ng kanyang mga personal na lakas, maaaring hindi gaanong kilala si Betty sa ngayon. Ang kakayahan ni Bello Betty ay talagang makapagpapalakas sa iba. Sa Chapter 904, nagawa niyang udyukan ang mga karaniwang tao sa paligid niya sa daungang lungsod ng kaharian ng Lulusia. Ang mga residenteng dati ay natatakot at ikihin ang grupo ni Momohige. Pero noong dumating si Bello Betty ay lumaban na sila. Kahit si Moda ay kayang tamaan si Momohige. 7. Keresu. Kakaiba ang kakayahan ni Keresu. Hindi lang siya naging isang ibon. Kaya niyang gawing maraming uwak ang kanyang katawan. Sa Chapter 904, madaling nanakaw ni Keresu ang mga sandata ng mga Blackbeard Pirates. 6. Lindbergh. Sa One Piece Chapter 904, kumikilos ang ilang commander ng Revolutionary Army. Sa oras na iyon, nakuha ni Lindbergh ang trabaho bilang isang backup para sa mga residente ng daungan ng lungsod ng Lulusia, nang salakayin nila ang grupo ni Momohige. Ini-deploy ni Lindbergh ang kanyang pinakabagong sandata, ang Cool Shooter. Nagagawa ng sandata na ito na e-freeze ang mga armas ng grupo ni Momohige, na nagpapadali para sa mga pirata na bugbugin ng mga residente ng Port City. 5. Morley. Sa One Piece, sikat ang mga higante sa kanilang lakas. Si Morley ay nauuri bilang isang higante, kaya ang kanyang pisikal na lakas ay walang pagdududa. Eksperto din siya sa paggamit ng Oshi-Oshi no Mi. Kaya, sa mga commander ng Revolutionary Army, si Morley ay isa sa pinakakilala sa lakas. 4. Emporio Ivankov. Si Ivankov ay isa sa tatlong tagapagtatag ng Revolutionary Army. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay lumitaw na medyo prominente mula sa Impel Down hanggang Marineford. Sa dalawang balangkas na ito, malinaw na ang lakas ni Ivankov ay hindi maaaring maliitin. 3. Bartholomew Kuma. Sa ngayon ay bumalik na si Bartholomew Kuma sa Revolutionary Army. Bagamat sa Chapter 1067 ay tila may pupuntahan siya. Panoorin sa aking video kung saan pupunta si Kuma. Ilalagay ko na lang sa description. Si Kuma mismo ay isa sa tatlong tagapagtatag ng Revolutionary Army. Ang lakas ni Kuma ay hindi mapag-aalinlanganan. Bumalik sa Thriller Bark, madali niyang natalo ang ilan sa mga Straw Hats. Noong lumabas siya sa Thriller Bark, parang kontrolado talaga ni Kuma ang kanyang Nikyu Nikyu no Mi. May katawan din siyang pacifiste kaya mahirap siyang masaktan. Ang problema ngayon ay tuluyan ng naging pacifiste si Kuma. Habang may utak pa siyang tao, magagamit ni Kuma ang kanyang Nikyu Nikyu no Mi sa taktika. Magagawa pa kaya niya iyon bilang isang pacifiste? 2. Sabo. Sa cover ng One Piece 1031, nagpapakita ng number 2 man mula sa iba't ibang grupo. Ang kinatawan ng Revolutionary Army ay si Sabo. Si Sabo ay medyo malakas mula pagkabata, na kaya niyang makipagsabayan sa maliit na si Ace noon. Tingnan ang board na isinulat ni Sabo sa Chapter 585. Sa itaas ng board ay may nakasulat na A26 at 24S. Ang A syempre ay tumutukoy kay Ace at S ay tumutukoy kay Sabo. Kaya sa 50 laban, nanalo si Sabo ng 24 na beses mula kay Ace, ngunit natalo ng 26 na beses mula kay Ace. Samantala,
Natalo si Luffy ng 50 beses kay Sabo at 50 beses kay Ace. Kahit ngayon ay napakalakas ni Sabo. Siya ay may isang malakas na diskarte sa pakikipaglaban. At ngayon ay nakakain din siya ng Mera Mera no Mi. Kaya niyang talunin ang mga manlalaban tulad ni na Jesus Burgess at Vice Admiral Bastille. Isa, Monkey D. Dragon. Mahiwaga pa rin ang lakas ni Dragon. Saka bakit siya nasa level 1? Kasi sa One Piece, kadalasan ang group leader ang pinakamalakas. Si Dragon ay anak din ni Garp at ama ni Luffy. Dahil si Garp at Luffy ay napakalakas at matatag, si Dragon ay inaasahang maging gayon din. Kaya, iyon ang siyam na pinakamalakas na miyembro ng Revolutionary Army sa One Piece. Ano sa tingin mo mga kapika? Sabihin mo sa comments. Huwag kalimutan ang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe.